Abot sa 150,000 piso ang pabuya sa sinumang may impormasyon sa pagpaslang sa journalist na si Robelita Garcia. Ang nasibak naman na hepe ng Tansa Cavite Police na nadadawit sa krimen, iginiit na wala siyang kinalaman dito. Balita natin ni Ian Cruz. 150,000 reward money mula sa Bocor City at Talawigan ng Cavite ang inilaan para sa anumang impormasyon tungkol sa suspect sa pagpatay kay Remate reporter Robelita Garcia. Bukod pa ito sa dagdag na 50,000 pesos mula sa grupong Alab ng Mamamahayag o Alam. Pinagbabaril hanggang mapatay si Garcia sa loob ng kanyang bahay sa Bocor, Cavite, Linggo ng umaga. Panibagong artist sketch rin ang inilabas ng Cavite Police na umano'y gunman sa pagpaslang kay Garcia. Meron daw itong prominenteng cruz na tattoo sa kanang leeg. Inilabas ang bagong artist sketch matapos sabihin ng mga saksi na mali ang lalaking dinakip at iprinisinta ng pulisya. Sa aming pag-imbestiga, hindi nila mapiho na 100%. And although ang malaki ang kahawigan nitong nahuli natin for another crime, but they cannot fully identified. Pwede namin pagpilitan na yung suspect dito ay siya na talaga yon, pero that would be an injustice to the person in hand. So we would rather be sure than be sorry. Tuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para matuntun ang suspect at ang mastermind ng krimen. Umaasa ang pamilya na agad mahuli ang suspect. Yung makukuha po natin, yung tamang tao, tsaka yung siya po talagang gumawa, para malaman po natin yung pinag-ugatan at kung sino yung nag-utos po nun, kung may nag-utos man. Nakausap ng GMA News Superintendent Conrado Villanueva ang nasibak na hepe ng Tansa Cavite Police na nadawit ang pangalan sa pagkamatay ni Garcia. Bago nasawi, nabanggit daw ni Garcia sa anak ang pangalan ng opisyal para sa kwento ng anak sa GMA News. Pero mariin, ang pag-iit ni Villanueva, wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Garcia. Namatay na yung tao. Kinakarga ko pa na iniisip na pinapakita ng mga tao na galit sa akin siya. Hindi po ba? Na wala naman pong kabagay-bagay. Tapos ako pa yung sinasabi na magpapapatay sa kanya. Wala po akong dahilan. Isang indignation rally ang isasagawa ng mga kagawad na media sa IMUS upang kalampagin ng PNP upang mabilis na maresolba ang kaso ng pagpaslang. Sa Lunes, nakatakdang dalhin ang labi ni Garcia sa tanggapan ng National Press Club sa Maynila. May mensahe ang anak ng biktima sa gunman. Sana makonsensya ka. Sana yun, aminin mo. Sana yun po, mabigyan ng katarungan yung tamang katarungan yung nangyari po sa mami ko. Ian Cruz, GMA News.